Gusto mo bang malaman kung anong mas maganda? Bibili ba ako ng house and lot? Okay? Or bibili ba ako ng condo? Okay? House and lot or condo? Kung gusto mo malaman kung anong mas maganda, panoorin nyo ito. Hi there, this is Ching Kitan, also known as Mr. Ching Positive. Thank you very much for subscribing in this channel. Palaki na po ang ating community ng mga iponaryo sa mga payaman. So kung gusto nyo maging isang iponaryo at gusto mong guminaw ang buhay, this is the channel for you. Don't forget to click subscribe and don't forget to click the bell button. Pakihit na rin po yung bell button para pag may mga bagong videos, manonotify po kayo kaagad. Okay, let's get right into it. Isang madalas na katanungan po na parati ko naririnig sa aking mga session, seminar at radyo is, pagdating ba sa pagbibili ng property o pag-i-invest sa property, ano mas maganda ba, Chinky? Condominium or bahay't lupa? Condominium or bahay't lupa? In this video, malalaman po natin advantages and disadvantages. Okay? At the end of this video, itong good news. Kayo po ang huhusga kung anong ang mas maganda. Okay, punahin muna natin yung tinatawag na condominium unit, condo. Let's talk about the advantages. Advantages number one is because of convenience. Oh, convenience. Kasi most of the condominium units right now are located in the heart of the city, at the heart of the community. Marami po kasi bumibili ng condos po ngayon because of urban living. When you say urban living, gusto na sa city. And then, ito naman to, malalapit lang po to sa mga shops, sa mga restaurants, sa mga malls, di ba? So, walking distance lang po siya. At sa school, sa churches, hospital. As a matter of fact, last Sunday pa lang, kami dalawa ng bunso ko, naglalakad kami sa may BGC. Sinabi ko, anak, sabi ko, buti na lang, nakatira tayo dito sa bandang bundok. O, delikado tayo pag nakatira tayo dito. Sabi niya, why? Are there a lot of robbers here or thief? Sabi ko, hindi. Tayo. Sabi ko, why? Are we a thief? Yes. Sabi ko, pag dumaan tayo dito, ang daming mga malls and shops, ma-hold up talaga tayo dito ng mga malls at saka mga shops. Hindi nagigets nyo ba? So, it's so convenient. Number two, the good thing about condominium units because of security. Security is an issue, syempre, in terms of living. Syempre, as a what, breadwinner, pag ikaw gusto mong lumalabas ka ng bahay mo, nakampante ang isip mo na may nagbabantay, na hindi ka pwedeng pasukan ng mga masasamang loob. Tama o mali? So, ang ganda ng condominium units, karamihan po, di ba, may security na bago. May mga iba, mahigpit talaga. Bago ka pa umakyat talaga. Ini-x-ray pa, sinesearch ka pa. Hindi, syempre, kinukuha yung pangalan, kinukuha yung ID. So, in other words, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na peace of mind. Another good thing about condominium units is what we call as amenities. Like, for example, ano yung mga amenities? Like pools, swimming pools, gym, di ba? Or if not naman, meron silang mga daycare. Marami pong mga ibang mga condominium units na magaganda po talagang amenities. So, inside pa lang, para ka na rin nasa country club, no? At the same time, ang kagandahan din po dito sa mga country club niya, nagkakaroon kayong mga friendship. So, ika nga, yung mga kapitbahay, nagkakakilala. And another thing, a good news is about condominium units, it has low maintenance. When you say low maintenance, shared expense po. Like for example, yung sa guard, kung mismo ikaw ang may bahay, ikaw ang magbabayad ng buo, pero ngayon, shared na po yan, di ba? Yung i-divide sa number of units by the number of guards, so bababa yung tinatawag natin maintenance cost. Ganon din po, yung sa pag-maintain ng pool, sa pag-maintain ng mga facilities, ika nga shared cost na po ang lahat. Ito po yung mga tinatawag na advantages. Kung may advantages po sa condo, ito naman po yung mga disadvantages. Okay, ano po yung disadvantages? Number one, napaka-busy po ng environment ng condominium unit. I can still remember, nakatira kami sa may Ortigas condominium unit sa likod po ng Robinsons during that time. Grabe yung elevator talaga. Talagang uneven yung elevator. Parang traffic din ng EDSA. Itong elevator na ito, 1357911, ito naman 246810. Kasi sa sobrang daming ng traffic, at the same time, minsan, napakaingay. Siyempre, yung minsan, yung condominium unit, nakalocate talaga sa mga kalsada, pag bumibisina, marinig mo. So in other words, yung ano po, kung gusto mo ng peace, condominium unit probably is not maybe, may not be for you. Number two, ito yung isa rin concern. Talking about monthly dues, yeah, shared siya. Pero some condominium units have high monthly dues kasi they charge by per square meter.
And ito pang concern, lalo na kung ikaw ay nakalocate po sa mga tinatawag na prestigious na mga ano, mataas po ang kinatawag na kusa, yung kanilang monthly na monthly na dues na kailangan mong bayaran per square meter. And let's say kung mataas, malaki yung property mo, mas malaki ang charges sa'yo. And to the point, alam nyo ba, may mga iba, yung kanilang monthly dues ay parang na rin sila nag-rent. May kakilala ako, they're paying 50 to 100,000 for monthly dues alone inside the condo kasi prestigious po. Wow, di ba parang ka na rin nag-rent? And then it might also increase through the years, pataas ng pataas. And then ito pa isang negative part. Lalo na pag natenga yung kunyari, pinapaupahan mo yung condo mo, natenga, tapos walang nag-rent, ay, ikaw magbabayad ng monthly dues. Tumatakbo yung metro, kung hindi, may charges yan. And then, isa pang disadvantage ng condominium unit is this. Especially kung shared yan, tapos yung nagmamanage ng condo nyo, ay nako, hindi magaling magmanage, poor building maintenance, ay you have a problem. You are stuck. Ano mangyayari yan? Mabaho, sira yung condominium, yung pintura, hindi maganda. Yung value ng building mo magde-depreciate. So, hindi mo siya ma-resell at a good price. And last but not the least, condominium units, as per my experience, lacks flexibility. Like for example, you want to make major renovation, extensions. Hindi po pwede yan. Kailangan magpaalam ka. Hindi mo pwedeng palitan ang facade ng iyong condominium unit kasi dapat pare-pareho. So, there are rules and regulations that you need to what follow. Ito po yung mga disadvantages naman na condominium unit. Right now, let us switch. Switch na po tayo to house and lot. Okay. Kung ikaw naman gusto niyang house and lot, ito naman po yung advantages. Number one, freedom to build and renovate. Maganda yan. Anong style, specs, floors, diba? Ilang rooms, nasa iyo yan. You can remodel, you can make changes because you are the owner. Number two, you can also own pets. Oh, syempre, bahay mo yan, diba? Walang pwede mag-control. Yun po isang disadvantage po ng condominium unit. Some condominium units do not allow for you to have pets. Ay, nako. Ito po yung isang na-experience ko po. Na-experience ko rin po yan. We have to give up our two pets during the time when we were transferred from a house to a condo. It was painful for us. Number three advantage po ng house and lot, you have bigger space. That's the reason why we move also here to Antipolo. Yung last po namin, nasa condo rin po kami, and then we moved here because it allows us to have bigger space. And then surprisingly, house and lot is more affordable than condominium units. Kasi condominium units, more or less, nasa city right now, averages 150,000 to 300,000 pesos per square meter. Pero pag bumili ka ng property, may mabibilang ka ng from range of 5,000 to 30,000 pesos per square. Okay? Per square meter po yan. So, more space. And not only that, more people prefer to own house and lot. Kasi nga, ang mindset, hindi ako bumibili ng hangin. May lupa siya, may titulo siya. Okay? May titulo rin naman condo. Pero ang iba kasi, hangin, space, ito, lupa talaga. Ano naman ang disadvantages ng bahay lupa? Okay, pasensya na po kayo. Medyo mahaba-haba ito. Pero tune in na lang talaga. Pero mamamaximize nyo. Especially if you're an OFW, nag-iisip ka, confused ka talaga, maganda tong session na ito. Disadvantages, number one, higher maintenance cost. Why? Ikaw na kasi lahat. Like for example, may nasirang pipe. Sa'yo, ikaw magbabayad. May nasirang, like for example, electricity. O let's say, gusto mo na pinturahan yung wall. Ikaw magbabayad yan. Walang shared. Diba? That's number one. Hindi katulad ng condo, shared. Number two, security issue. Paano kung na ikaw na sa street, wala kang guard. Kung kuha ka ng guard, ikaw magbabayad ng buong guard na 24/7. Diba? Napakataas din po niyan. So, that's another ano. Number three is what? Distance. Especially, we live here in the hills of Antipolo. Eh, lalabas kami. Ilang oras na yung traffic. Diba? Yun po yung disadvantages. And then, you pay for your own amenities. Kung may pool ka, ikaw mag-maintain. Ikaw mag-build. So, in other words, nakikita nyo rin po, marami rin pong advantages and disadvantages. So, right now, na-present ko na sa inyo, and probably right now, medyo you're confused. Ha? Chinky! Hindi ko pa rin alam kung ano ang gusto kong bilhin. Condo or bahay at lupa. I'll end with this para matulungan po kayo para hindi masayang oras po natin. Consider yourself to ask 3 questions. Everybody say 3. Ito yung 3 questions bago ka mag-decide. Number 1, what do you need as of the moment? Ngayon, as of right now, huwag mo isipin yung 10 years, 20 years. Kunyari ngayon, anong kailangan mo? Diba?
So kung ang kailangan mo, malapit ka talaga sa lugar. Ang kailangan mo, malapit talaga sa eskwela yung mga anak mo. Diba? Kung ano ang space nandun na malapit, yun ang kunin mo. Think about it right now. Number two, what type of a lifestyle that you prefer? That's the second question. Lifestyle. Ang prefer mo ba talaga ay convenience? Or a prefer mo talaga more on private? Kung convenience, dapat condominium unit ka talaga. Pag private, eh pwede ka talaga bumili ng bahay lupa sa medyo malayo-layo, sa Timbuktu talaga. Diba? That's number two. And number three, anong financial capability mo? Yan yung last part na kailangan nyo malaman. Ano ba talagang financial capability mo right now? Oo, diba? Kahit na gusto mo yung condominium unit, kahit gusto mo yung bahay lupa, ang tanong, kaya mo ba? Diba? So ulitin ko, what do you need as of this moment? Ano yung lifestyle na prefer mo? And then number three, anong financial capability mo? At the end of the day, my friend, ito po ang importante. It is still your choice. I cannot say condominium is better or what you call house and lot is better. Ano ba talagang preference mo? Walang tama at walang mali. Depende kung anong kailangan mo ngayon o kailangan ninyo as a family. Like and share this video with other friends na alam mo na talaga makakatulong sa kanila. And as I always say, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye! Congratulations kay Chinky Tan. 500K. Wow. Gawin natin yan times 5. Yan ang gawin mong goal. Kaya dapat maraming pa mag-subscribe kay Chinky Tan. Click. Subscribe. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.